Maingay, magulo, mausok, at madaming tao sa lugar na pinasukan ni Isabel. Nakisiksik siya sa madaming tao sa loob ng resto bar. Halos lahat nagsasayawan sa maingay na musika. Naka-denim jacket siya at jeans. Sinigurado niyang balot na balot siya dahil ayaw niyang mabasto sa loob ng bar. Siya lang ata ang babaeng balot na balot sa loob na yun. Dahil halos lahat ng babae mga nakapang-disco ang outfit. Mukhang mayayaman ng mga ito. Mga rich kids dahil panay kotse sa labas ng resto bar. Naku ka, mahuli lang kitang nambababae lagot ka sa akin, Lucas. Hidis na wika niya sa sarili. Kasama niya ang bodyguard niya. Nakikipagsiksikan din ito sa mga taong nagsasayawan. Ma'am, doon po ang VIP place. Nandyan po si boss. Huwag niyo na pong sabihin ako po ang nagturo sa'yo, ha? Itinuro nito mga supa na pangsosyal. Madami-dami ding nakaupo doon. Pero di niya makita si Lucas. Okay, salamat kuya. Dito lang ako, ma'am. Napapakamot pa ito sa ulo. Ang laki-laki mong tao, takot ka kay Lucas? Baka ho magalit sa akin. Okay kuya, sige, salamat. Medyo pasigaw niyang sabi dahil biglang lumakas yung music. Diyos ko, ang sakit na ng eardrums ko. Tiningnan niyang mabuti ang buong VIP place upang hanapin si Lucas. Hindi nga siya nagkamali. Nakikita niya ito ngayon. May babae sa kalapit nito na nakikipaglambingan kay Lucas. Panay ang halik ng babae sa pisngi ng asawa. Pero si Lucas nakasimangot at nakatingin lang ito sa cellphone na hawak-hawak. Kainis, Lucas! Manluloko ka! Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa mga ito. May kasama din si Lucas na dalawang lalaking gwapo. Mukhang kaibigan din ito ni Lucas. May kanya-kanyang babae ang mga ito. Kapag hindi ka tumigil sa paghalik sa asawa ko, masasapak kita. Nagulat ang mga ito sa kanyang sigaw. Kaya napatingin ang mga ito sa kanya. Nanlaki naman ang mata ni Lucas nang makita siya. Natulak bigla ni Lucas ang babae at napaupo sa sahig sa sobrang gulat. Aray ko! Ano ba, Lucas? Bakit ka nanunulak? Tumayo ito at tumingin ang masama sa kanya. At ikaw, sino ka ba ha? Anong asawang pinagsasabi mo? Walang may asawa dito. Mataray nitong sabi sa kanya. Isabel, anong ginagawa mo dito? Lumapit din si Lucas sa kanya na makabawi ito sa pagkabigla. Sabihin mo sa babaeng niya kung sino ako. Mataray niya ding sabi sa mga ito. Hindi niya ma-explain ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya magwawala siya sa galit. Let's go home. Hinawakan siya ni Lucas sa kanyang braso. Pero pumigla siya at tiningnan niya ng masama ang babae sa kanyang harapan. Bakit? Sino ka ba? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ako ang asawa ni Lucas. Siya nang nagsabi dahil hindi naman kumibo si Lucas at parang ayaw pa siya nitong ipagtanggol. Tumawa ng malakas ang babae. What? Are you out of your mind, girl? Hinila siya ni Lucas upang lumayo na sa mga ito. Pero nagmamatigas siya dahil gusto niya pang sampalin ang babae nito. Pare, sige na, ilayo mo na si Isabel. Sabi ng isang matangkad na lalaki na kay Lucas habang hinihila din ang mga ito ang babae. Napakunot lalo ng noo si Isabel dahil parang may itinatago ang mga ito. Bakit ako lalayo, ha? Bakit hindi mo sabihin sa babae mo may asawa ka na? Gigil niyang baling kay Lucas. Nagiinit na din ang sulok ng kanyang mga mata sa sobrang inis. Let's go home, Isabel. Matigas nitong utos sa kanya. Walang asawa si Lucas! Sigaw nung babae. Kate! Sabay-sabay nasaway ni Lucas at nung dalawa niyang kaibigan dito. Anong wala? Ako ang asawa niya. Walang asawa si Lucas dahil hindi pa siya kinakasal kahit kailan. Kaya paano kanya magiging asawa? Parang sumabog sa ulo niya ang bawat katagang sinabi nito. Tinakpan ng mga kaibigan ni Lucas ang bibig ni Kate at binuhat ito palayo sa kanilang dalawa ni Lucas. Anong ibig niyang sabihin? Lucas, akala ko ba asawa kita? Ramdam niya na nanginginig ang katawan niya sa galit. Niloko lang ba siya ni Lucas? Sinamantala ba ng mga tao sa paligid niyang kanyang kalagayan? Porkit hindi pa siya nakakaalala kung ano-anong kasinungalingan ng mga iniimbento ng mga ito? Pati na din si Tita Michelle niya at Madam Grace? Niloko siya ng mga ito. Sabi nila asawa ko si Lucas. Sabi niya asawa ko siya. Naguguluhan na wika niya sa sarili.
I can explain, honey. Tangka nitong hawakan ng kanyang braso pero umilag siya when she heard his shaking voice. Nakumpirma niya sa kanyang sarili na niloloko siya ni Lucas. Manloloko! Sigaw niya. Isang malakas na sampal ang ginawad niya sa pisngi ni Lucas. Namanhid ang kanyang kamay sa pagkakasampal ng malakas sa mukha ni Lucas. Ngunit mas namamanhid ang buo niyang pagkatao sa kanyang natuklasan. Niloloko siya nito. Let me explain. Halata sa boses nito ang takot at pangamba. Tila namumula na din ang magaganda nitong mata at nagbabadyang pumatak ang mga luha. Masakit ba, Lucas? Mas masakit pa dyan ang ginawa mo sa akin, manluloko ka? Tumakbo na siyang palayo dito at nakipag-unahan siya mula sa mga taong nagsasayawan. Hindi man lang sila narinig ng mga ito. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsasayaw ang mga tao. Tulo ng tulo ang kanyang luha. Pakiramdam niya naliligaw siya ng landas sa kanyang buhay. Katulad ng magulong resto bar na yun. Ganoon kagulong buhay niya ngayon. She felt cheated. She felt betrayed. She felt hurt. She was lost in the dark. They take advantage of her sickness. Porket wala siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Paano mo nagawa sa akin to, Lucas? Paano niyo nagawang lahat na lukohin ako? Nang makarating siya sa parking lot, malakas na ang ulan. Wala siyang pakialam dahil naglakad siya sa gitna ng malakas na ulan. Napahinto siya dahil may pumigil sa kanyang braso. Malakas ang puwersa nito at bigla na lang siyang niyakap. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino to. Dahil kilalang kilala niya ang pakiramdam sa gitna ng mga bisig nito. Pasang-basa silang pareho dahil sa lakas ng ulan. Bitiwan mo ako! Nagpupumigla siya sa mahigpit na yakap ni Lucas sa kanya. Please, let me explain, Isabel. Umiiyak ito habang yakap-yakap siya. Tinulak niya ito ng malakas upang makalas ang pagkakayakap nito sa kanya. Explain? Wag na! Dahil hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga kita? Mga manluloko kayo? Pinagpapalo niya ito at hindi nito iniiwasan ang kanyang bawat hampas. I'm sorry. Hindi ko gustong lokohin ka. Gusto ko lang sumama ka sa akin. Sumama sa'yo? Para ano? Para magamit ako? You're so selfish! Hindi mo lang alam ang pakiramdam ko nung nagising ako sa ospital na wala akong maalala sa nakaraan ko. I feel so scared. Pakiramdam ko nangangapa ako sa dilim. But you came one day. Naniwala ako sa mga pinagsasabi mo. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Pero ngayon malalaman ko lahat ng ito kasi nangalingan mo lang. How dare you! Pinaghahampas niya ito sa sobrang galit niya. Namamanhid na ang kanyang kamay. Please, listen to me. Mataas na din ang boses ni Lucas upang patigilin siya sa paghampas. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mapapatawad ko pa ang pambababae mo. Pero ang lokohin ako sa ganitong kalagayan ko, hindi ko yun mapapatawad, Lucas. Sigaw niya dito habang hawak-hawak nito ang kamay niya at pilit siyang niyayakap. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo lahat yun. I am mentally married to you. And emotionally, you are my wife. Para sa akin, higit pa sa pagiging asawang tingin ko sa'yo. Umiyak lang si Isabel nang umiyak habang pinapakinggan niya lahat ng sinasabi ni Lucas. Nangihina na din kasi siya sa paghampas dito. Kaya nagawa nitong yakapin siya ng mahigpit. Papel lang ang kulang. Alam kong kapag nakaalala ka na maiintindihan mo ko. Hindi ko akalain na malalaman mo ito ng maaga. I know what you feel right now. Tinulak niya ito gamit ang huling lakas niya. Babalik na kami sa probinsya. Nananahimik ang buhay ko doon, bigla mo na lang ginulo. Galit niyang sabi dito. Please don't leave me. Napakagat ito sa labi upang pigilan ang mapaiyak ng husto. It's too late, Lucas. Nakita ko na kung paano ka mambabae. Tapos malalaman ko pa niloloko mo ko. Sa tingin mo kaya ko pang makasama ka? Let me go and stay out of my life. Hindi ako ng babae. I was so drowned in sadness and pain habang inaabangan context mo. Kaya hindi ko na napansin na nakapatong na nakakapit sa akin si Kate. Wala ako sa sarili ko nung oras na yon. Please, believe me. I'm so sorry. Hindi ko kayang mawala ka, Isabel.
Not again, please. Niyakap na naman siya ni Lucas. Pero this time humahagulgol na ito habang yakap-yakap siya nito. Hinahalikan pa nito ang kanyang ulo dahil sa labis na pagmamahal sa kanya. He is so hurt. He is afraid to lose Isabel for real. Hindi kita mapapatawad sa ngayon. Kaya uuwi muna kami sa probinsya. Ibinabalik ko na lahat ng ibinigay mo sa mga mami ko. Nangihina si Lucas na pinakawalan siya sa mga bisig nito. I love you. Please don't leave me. Nagmamakaawa nitong sabi sa kanya. Habang nakatitig ito sa kanyang mga mata, pareho silang umiiyak ng husto kahit basang-basa ng ulan ang isa't isa. Umiling-iling lamang si Isabel bago tumalikod kay Lucas. Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay sa huling pagkakataon. I can't live without you. Sabi nito sa garalgal na boses. Binitiwan niya ang kamay nito at pinagpatuloy ang paglakad palayo kay Lucas. Nagtaksi na lang siya papunta sa White Mansion. Habang nasa taxi, iyak siya ng iyak. Nang makarating siya sa White Mansion, umakyat agad siya sa kwarto niya upang mag-impake. Wala siyang pakialam kahit basang-basa ang damit niya. At nilalamig siya. Ang nararamdaman niya lang ang sakit ng panloloko ni Lucas sa kanya. Ang gaga ko! Bakit ako naniwalong mag-asamo kami? Wala nga kaming marriage contract. Wala din kaming wedding pictures. Biglang pumasok si Mrs. Michelle sa kanyang kwarto at tumakbo palapit sa kanya. Anak! Tumawag sa akin si Lucas. At sinabi niyang nalaman mo na daw na hindi kayong mag-asaya na ba kayo ha, Mrs. Ortiz? Sa panloloko niyo sa akin? Ikaw ba talagang nag-aruga sa akin? O kalokohan lang din yon para idagdag sa drama ng buhay ko? Magkano bang binayad sa'yo ni Lucas? 5 milyon? Malakas siyang sinampal nito sa kanyang pisngi. Hindi kita pinalaking ganyan. Nakalimutan mo lang ang nakaraan mo, pati magandang asal, nakalimutan mo na? Napaiyak ito sa sobrang galit sa kanyang sinabi. Hindi siya nakakaibo sa sinabi nito. Parang nasaktan ang kanyang puso. Sana lang, Isabel. Hindi mo pagsisihan lahat ng mga ginagawa mo ngayon kapag nakaalala ka na. Oo, pumayag akong sabihin sa'yo na mag-asawa na kayo ni Lucas. Dahil alam ko kung gaano kanya kamahal. Alam kong mas mapapabuti ang buhay mo kung kukunin ka na niya. Kaya pumayag ako. Dahil alam ko naman na kapag nakaalala ka na maiintindihan mo lahat yon. Dahil mahal na mahal mo din si Lucas bago kayo natamaan ng armas. Kaya sige, kung aalis ka, umalis ka na lang. Napahawak sa dibdib si Mrs. Ortiz sa sobrang sama ng loob sa kanya. Inalalayan naman niya ito. Tita, tulong! Sigaw niya dahil hinimatay ito bigla. Nawalan ito ng malay. Tulong! Tulungan niyo ako, tita! Nagsidatingan naman lahat ng bodyguards pati na din si Lucas ay tumatakbo ito palapit sa kanila. Binuhat agad ni Lucas ang tita Michelle niya. Namumugto ang mata ni Lucas nang tingnan siya. Pero mabilis din itong itinakbo si Mrs. Ortiz upang dalhin agad sa doktor ng kanilang mansyon. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang sama ng loob pero hindi naman siya inatake sa puso. Don't worry. Napalunok si Isabel at nakahinga ng maluwag nang sabihin yun ng doktor sa kanila. Nakatayo si Lucas malayo sa kinauupuan niya sa loob ng clinic. Mukhang ito pa ang nagtatampo. Pero mabuti na din yun dahil ayaw niya pa itong makausap. Mabuti po kung ganun. Tumayo na siya at naglakad palabas ng clinic. Sinundan agad siya ni Lucas. Naabutan siya nito sa lobby habang dala niya ang malaking bag niya. Iiwan mo na talaga ako? Halata sa boses nito ang paghihirap ng kalooban at pinipigilang pag-iyak. Hindi niya ito nilingon. Baka kasi pag tinignan niya ito, baka magbago pa ang isip niya. Dire-diretso lang siyang naglakad palayo dito. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi na siya pinigilan nito. Sabi nga nila, the worst feeling in the world is knowing that you've been used and lied to. Yung pakiramdam na wala kang kamalay-malay na pinapaikot ka lang ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo akalain na yung taong kinakapitan mo ng pag-asa, siya din yung babawi ng pag-asa mo. Hirap na hirap si Isabel na tanggapin ang ginawa sa kanya ni Lucas. Dahil nawala ang tiwala niya sa halos lahat ng taong nasa paligid niya. Mula sa tita Michelle niya, kay Madam Grace, pati na din sa 3 mami niya dahil nalaman niyang all this time. Alam ng mga ito na hindi sila tunay na mag-asawa ni Lucas. Hindi niya din mapatawad ang kanyang 3 mami. Dahil lang siguro sa pera ni Lucas kaya siya pinabayaan ng mga itong sumama kay Lucas. Papasok na sana si Isabel sa bagong bahay ng kanyang 3 mami upang magsumbong sa mga ito. Upang bumalik na sila sa probinsya.
Ngunit nasa pintuan pa lamang siya rinig na rinig na niyang usapan ng mga ito. Natigil siya sa kanyang pagpasok. Naku Ate Beth, paano na yan? Panigurado magagalit din sa atin si Isabel. Chelsea, tigilan niyo na yung pagiging negative niyo. Huwag na lang nating aminin kay Isabel na alam natin na hindi sila mag-asawa ni Lucas nung una pa lang upang hindi na masaktan lalo ang anak natin. Ate naman, parang nakakakonsensya naman yun. Wala na tayong magagawa. Minasama ni Isabel ang idea ni Detective Dave, kaya wala na tayong magagawa kundi umuwi ng probinsya. Hintayin na lang natin na bumalik ang memorya ni Isabel para maalala niya kung gaano sila nagmamahalan ni Lucas. Alam niyo lahat? Hindi na mapigilan ni Isabel ang sumingit sa usapan ng mga ito. Anak! Halos sabay-sabay na napatayo ang mga ito. Bakit niyo ako pinabayaang sumama kay Lucas kung alam niyo naman palang hindi ko siya asawa? Nanginginig ang kanyang katawan sa kanyang nalaman. Anak, hindi ka naman namin pinabayaan. Naramdaman naman namin na nagsasabi ng totoo si Lucas. At may sinseridad kaming naramdaman sa kanya nang sabihin niya sa amin na nobyo mo siya. Kahit na po, paano kung masamang tao pala siya? Anak naman, sa gwapong yun ni Lucas, hindi naman namin yung pag-iisipan ng masama. Aw, ate naman! Kinurot ito ni Monette. Chelsea, hindi ito panahon ng biruan. Opo ate, pasensya na. Hindi naman ako nagbibiro, totoo naman ang sinasabi ko. Talagang mabuting tao si Lucas. Binigyan pa tayo ng maayos na kabuhayan. Kung masamang tao siya, edi sana hindi na niya kami iniisip. Hinilot uli nito ang pangungurot na naman ni Mami Monette. Hindi ka nakakatulong, Chelsea. Tumahimik ka na. Pinagpalit niyo yung katapatan sa akin para lang sa pera. Isabel, halos sabay-sabay na sigaw ng mga ito sa kanya. Hindi na niya hinintay ang iba pang sasabihin ng mga ito. Tumakbo na siya palabas ng bahay ng mga ito. Narinig niya pang tinawag siya ng mga ito ngunit hindi na niya pinansin. Dala-dala ang malaking bag niya, tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa nakakita siya ng tricycle at nagpahatid sa bus terminal. Kaya ngayon nakasakay siya sa bus papuntang Baguio. Hindi niya din alam kung bakit doon siya pupunta. Basta't sumakay na lang siya ng bus sa terminal at bahala ng kanyang kapalaran. Mabuti na lang may konting pera siyang natitira sa kanyang wallet. Umupo siya sa may bandang unahan ng bus. Hating gabi na at malayo-layo na ang nararating ng bus nila. Sa tansya niya, nasa Pangasinan na sila. Ini-off ng konduktor ang TV dahil halos lahat ng pasahero natutulog na. Siya na lang ang gising at umiiyak. She feel alone. Pakiramdam niya walang tunay na nagmamahal sa kanya. Maging ang mga kinikilala niyang mga nanay ay niloko siya. Binuksan nito ang radyo ng bus. Isang DJ ng radyo ang malungkot na nagsasalita. Mga kababayan, may caller tayo na gustong humingi ng tawad sa babaeng minamahal niya. Napakunot ang noo niya habang nakikinig sa DJ na lalaki. Oo nga partner, mukhang urgent itong caller natin. Dahil nandito siya ngayon sa studio natin upang ipahayag ang kanyang damdamin. Hindi na sana niya papansinin ang kanyang naririnig sa radyo upang ituloy ang kanyang pagsisenti. Pero naaantig siya sa sinabi ng DJ. Namumugto pa ang mata ng ating caller na lalaki. Napakaswerte naman ang babaeng minamahal nito. Akin ka na lang, hindi kita iiwan, promise. Ano ka ba partner, taken na yung caller natin. Pakinggan na natin yung gusto niyang sabihin. Sana nakikinig ngayon yung maswerteng babaeng minamahal nito. Naisip ni Isabel na baka si Lucas ang tinutukoy ng mga ito. Umaasa ang kanyang puso ngunit kinokontra agad yun ang kanyang utak. Hindi niya gagawin sa akin ang mag-announce pa siya sa radyo. Sobra na yun. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ng lalaking caller. Wherever you are, I hope you are safe. I'm really really sorry. I didn't mean to hurt you. Dahil mas nasasaktan ako. Hangal ako to let you go. I love you so much. So much more that I can't sleep tonight. And I can't live tomorrow again. I can't live without you anymore. Can I sing a song for you? Alam kong nakakahiya but I don't care anymore. Just please listen to my heart. Ay partner, nai-inlove na ako sa kanya. Parang nag-slow motion lahat ng bagay sa mundo ni Isabel nang magsimulang kumanta si Lucas. Napanganga lang siya habang tulo ng tulo ang kanyang luha. Iyak nang iyak si Isabel habang nakikinig sa kanta ni Lucas.
Parang unti-unti nitong binuburang hapdi sa kanyang puso. Kung sino ang taong nagpapalungkot sa'yo, siya din ang taong makakapagpasaya sa'yo. Oh my gosh, partner. Lahat ng staff natin nagwawala na dito sa studio. Lahat sila in love na in love na. Miss, ikaw ba yung kinakantahan ng caller? Napalingon si Isabel sa sinabi ng konduktor. Umiling na lang siya habang umiiyak pa din. Eh bakit iyak ka ng iyak dyan? Inirapan na lang niya ang konduktor at pinunasan ang kanyang luha. Lahat naman ng tao sa bus tila kinikilig sa boses ni Lucas. Sino kaya yun? Ang ganda ng boses. Ang sweet naman nun. Kung sa akin gagawin yun, panigurado papakasalan ko na siya agad. Tumayo si Isabel sa bus dahil ang ingay ng mga tao. Kuya, may bus pa po ba pabalik ng Manila? Tanong niya sa konduktor. Lumapad ang ngiti nito. Sabi ko na eh, ikaw yung partner ng caller. Napangiwi na lang siya dahil halos lahat ng pasahero sa bus ay kilig na kilig. Miss, babalikan mo na ba si caller? Ang swerte mo sa kanya. Selfie tayo. Nagulat na lang si Isabel na makipag-selfie sa kanyang ibang pasahero. Para po. Tumakbo na siya pababa ng bus. Wait for me, Lucas. Sorry na din. Ang dami ko pag sinabi kanina, isang kanta lang pala ni Lucas, bibigay ka na. Sigaw ng kanyang utak. Pumara agad siya ng bus pabalik ng Manila. Pagmahal mo, hindi mo kayang tiisin. Pagmahal mo, wala kang magagawa kundi sundin ang puso mo. Sabi nga ng ibang tao, just follow your heart and you will be happy. If you don't risk anything for the one you love, then you will gain nothing. If you don't risk your heart, it will be forever blue. And you will regret the day you didn't fight for the one you love. Dahil walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Masyadong mainit kasi si Lucas kaya hindi natiis ng puso ni Isabel. Isang kanta lang nito nang lambot agad ang puso niya na parang isang tinapay na matigas, sunog at luma. Pero nang isawsaw sa kape, naging matamis at malambot ito. Ngayon parang isang bulang nawala ang galit niya kay Lucas dahil sa labis na pagmamahal nito sa kanya. Dahil ipinakita nito sa kanya na gagawin nito ang lahat, kahit mapahiya pa ito sa mga tao. Imagine, pinaka-big boss ng isang successful company, magpupunta sa radio station para lamang humingi ng tawad sa babaeng nasaktan niya. I love you so much, Lucas. I'll be back in your arms again. Hintayin mo ko, honey. Hindi ko alam anong sasabihin ko sa kanya. Bahala na. Dumiretso muna si Isabel sa bahay ng kanyang tita Michelle. Gusto niya munang humingi ng tawad dito. Umaga na nang makarating siya ng Manila. Kaya gusto niya sana munang makiligo sa tita Michelle niya. Nagpahatid siya sa tricycle hanggang sa subdivision na tinitirahan nito. Nagulat ito nang makita siya ngunit napaluha din agad at niyakap siya ng mahigpit. Anak, patawarin mo ako kung nasampal kita kagabi. Ako po ang patawarin niyo, tita. Sorry po, akala ko hindi mo na kami mapapatawad, anak. Patawarin mo ko. Hindi masamang tao si Lucas, anak. Mahal na mahal ka niya. Palagi lang kayong hindi magkaintindihan dahil hindi kayo nag-uusap ng puso sa puso. Subukan niyong maging bukas sa isa't isa, anak. Salamat po sa payo, tita. Opo, gagawin ko po yan. Kailangan na din po siguro namin mag-usap tungkol sa nararamdaman namin upang hindi na kami magkalayo. Bakit pala nandito ka, anak? Hindi mo ba siya pinuntahan agad? Alam mo bang kagabi iyak nang iyak ang batang yun? Gusto na ngang umuwi ni Madam Grace mula sa Amerika para lang madamayan ang kanyang anak. Nagpunta po sa radio station si Lucas kagabi, tita. Humingi po siya ng tawad sa akin. Apat, napaka-romantiko talaga ng batang yan. Inulit na naman niyang pag-public apology sa'yo. Inulit po? Dati po ba ginawa na din niya yun sa akin? Nagtatakang tanong niya kay Tita Michelle. Oo anak, nung nasa MRT ka habang nakapila ka, bigla na lang siyang nagsorry sa'yo gamit ang speaker ng MRT. Madaming tao ang kinilig sa inyo, pero madami ang nalungkot ng mabalitaan nilang may gumawa sa inyo ng masama. Kaya nawalan ka ng alaala. Ginawa niya po yun sa akin? Parang mas lalong natunaw ang puso niya. Parang gusto na niya tuloy maalala lahat ng nakaraan nila. Oo anak, kaya maswerte ka anak. Mahal na mahal ka niya. Sige po tita, bibilisan ko lang po ang pagligo at pupuntahan ko na agad si Lucas. Muntik pa siyang madula sa kakamadali niya. Mabuti na lang na agapan niya at nakapag-balance siya. Mag-ingat ka anak,
natatawang sabi ng kanyang tita Michelle. Buo ang loob na haharapin na ni Isabel si Lucas, ang lalaking mahal na mahal niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.